Welcome sa panibagong vlog natin. Meron lang ako ditong chine-check na unit kung maayos pa ba to. Matagal na kasi itong na-recon, na-standby lang dito sa yard. Ito ay Isuzu Gigamax. Umaandar pa naman. Chine-check ko kung mayroong problema pa kasi bukas daw ilalabas itong unit na to. Yan, medyo malikabok lang din. Nalaglagan ng mga basag na salamin ng windshield. Ayan, nandun. Nabangga kasi ito dyan sa parking area. Pero napalitan na rin ng salamin. Buksan ko lang yung mga ilaw. Dating airbag suspension to, kinonvert na as a leaf spring. Meron pa siyang switch dito, ayan. 7 speed ng kanyang transmission manual. Ayan, gumagana pa yung mga ilaw. Wala namang aircon to, pero meron pa siyang switches, then gumagana yung blower. 600,000 yung kanyang odometer. Maxi brake. Baba tayo, tingnan natin yung body. Fully recon at fully repaint din. Meron na rin siyang registered plate. Ang sukat ng gulong 11R22.5, tubeless rim at naka 8 stud. Ito yung kanyang body. Kinalawang na yung kanyang flooring. So, ipaparitas na lang natin to para paglabas ay maganda naman. Hindi kalawangin. Ang kanyang suspension sa likod, naka center bogey type leaf spring, converted din. Dating airbag suspension to, kinonvert din sa leaf spring. Yung mga gulong as is, papalinisan lang natin to para matanggal yung mga mancha. Sa kanyang electrical system naman, yan, kung makikita nyo, naka M4 type clearance light at standard electrical lights and accessories lang ito. Sa kanyang chassis, yan ang kanyang chassis. Ito, fabricated din ang kanyang toolbox. Sa chassis, maganda naman yung chassis niya. Tingnan nyo. Pasok tayo dito sa loob para makita nyo yung ilalim.
Ay, maganda pa yung chassis talaga nito. Ayan o. Dito, yung mga soleras. Kaya yung soleras nito. Sa kanyang body. Dito tayo sa likod kasi dito medyo maluwang. Makita natin yung likod o yung ilalim ng truck. Yan. Okay naman yung chassis niya pati dito sa likod. Ito ang kanyang likod na gulong. Ito yung likod. Ayan. Kundi na yung isang ilaw dito. At dalawang tangke ng krudo. At dito may naka-install pa na compressor. Ayan o, compressor yan. Meron tong PTO papunta ng transmission. Hindi na tinanggal to. Tingnan natin ang makina. Kanyang makina 6WF1 naka inline injection pump. Yan, ito ang kanyang injection. Okay, tayo sa taas. Ay! Bago yung kanyang engine support. Bago pa. Itong makina na ito, computer box na rin yan. Computer na rin. Pero hindi siya CRDI. Dito tayo sa kabila. Ayan. Bago nga yung ano, engine support, pinalitan nila. Dito sa kanyang suspension sa harap na kalip spring with shock absorber. Bukas ilalabas daw to, papalinis na lang namin, tsaka yung may pundi na ilaw, kumpletuhin namin, papailawin namin. Saka ito hindi nalalak ng susi yung kanang bahaging pinto. May ayusin namin mamaya. Siguro nasa 1.8 ang presyuan nito. 1.8M estimated price lang to. So ang kanyang gross weight ito 24,000, then net capacity 12,000. So yan mga tracker, dito ko na lang tatapusin tong video na to. Yan, ipinakita ko lang sa inyo tong truck na to kasi ito yung ilalabas namin bukas. Yan, para may makita rin kayo sa aking vlog. Saka ito, lalagyan namin ng takip, walang takip.